Magandang araw mga kapatid. Ito yung Xerox machine na nabili namin noong 2012. Nasa 45,000 din ang bili namin ito. Pero hindi naman to brand new. Parang yung recondition lang. Pero sabi nung binila namin dati, matibay naman daw. Kaya lang, matagal na hindi nagagamit, tsaka palaging pasira-sira. Kaya, kesa nakapampasikip lang dito sa bahay, binenta na lang namin sa junk shop. Nagamit naman to, siguro, simula 2012 hanggang 22 years, siguro mga 2 years din. Nagamit naman, kaya lang palagi din nasisira. Palaging may diferensya. Eh, mahal din naman kapag magpagawa, pag magpa-service ka dun sa binilhan mo. Halos nasa 400 pesos din yung service fee nila. Dahil malayo-layo din yung biyahe. Parang kasama pa yung biyahe dun sa babayaran. Kaya yun nga, ito na. Binenta na lang namin sa junk shop. Sabi, ano daw, 8 pesos per kilo. Tapos, tatanggalin yung mga malulutong na plastic. Iba pa rin yung timbang nun, yung malulutong na plastic. Kailangan hiwalay-hiwalayin pa. Siguro kung talagang Xerox lang yung papagtuunan mo ng negosyo, okay din naman siguro to, tatagal. Kaso lang parang yung 45,000 na bili ko dito, parang wala pang kinita. Dahil pagka minsan, yun nga, pag may kinitang konti, mapupunta rin sa pagpaparepair. Dahil nga palaging may diferensya. Katulad nitong parang sa ink na to, kakapalit lang yan noon. Eh, dahil siguro sa palipat-lipat din namin na lugar, yan, lalong nasira. Mamaya, malaman natin, magkano na lang kakalabasan itong presyo ng Xerox per kilo. Per kilo na lang. 8 pesos yung 8 pesos yung pinaka mga bakal-bakal na yan. Tapos hiwalay, sabi kanina, hindi daw nabebenta yung malulutong na plastic na yan. Pero mamaya malaman natin kung sasama nila sa pagtitimbang. Ayan yung isang portion, naka 30 kilos naman. Ito, mas malaki, malaman natin kung ilan yung timbang niyan. Ayan, 63 kilos. Tapos yung pang pinakapintuan niya, ng kadagdag, 63.5. Ayan, sinisinop niya yung mga kumalat na malulutong na plastic. Pero mamaya, tingnan natin kung titimbangin niya rin yan. Ayan, tinimbang niya din nga yung mga plastic, naka 13 kilos din. 2 pesos per kilo ng plastic.
Kaya ito na yung 45,000 Xerox dati, naging 774 pesos na lang. Kaya napabahala mag-decision kung tama ba o hindi na bumili ng Recon na Xerox o brand new na lang. Thank you po sa panonood.